Sinasabing nakilala siya sa kanyang pagiging military genius. Isang magaling na tactician at mananakop kung saan halos sakupin niya na nga ang kabuuan ng Europa. Nakilala at hinangaan at naging kalaban ng ilan. Siya si Napoleon Bonaparte. Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Si Napoleon Bonaparte ay nakilala rin sa tawag na Napoleon the First ay isang magaling na leader ng hukbo ng bansang Pransya. Idiniklara niya ang kanyang sarili na kauna-unahang emperor ng bansa. Si Napoleon ay ipinanganak sa isla ng Corsica. Ito ay noong August 15, 1769. Bagaman ang kanyang mga magulang ay miyembro ng ilang samahan na mga kilalang tao, ang pamilya niya ay hindi naman ganong kayaman. Ang batang si Napoleon ay nag-aral sa mainland ng Pransya kung saan kumuha siya ng French language hanggang sa magtapos siya sa French Military Academy noong 1785. At agad naman siyang nagkaroon ng posisyon sa French Army bilang Lieutenant's Artillery Regiment. Ilang taon nang lumipas ay sumiklab na ang French Revolution noong 1789 kung saan pilit na pinabagsak ng mga revolusyonaryo ang monarkiya ng bansang Pransya at pinalitan na ito ng isang republika at revolutionary government. Pero sa panahon ngayon ay nasa Corsica itong si Napoleon kasama ang kanyang pamilya. 1793 na nang magtungo ang pamilya nitong si Napoleon sa mainland ng Pransya kung saan napasama siya sa grupo nitong si Augustin Robespierre. Ito ang kapatid ng kilalang leader revolusyonaryo na si Maximilien Robespierre. Ito ay sa panahon ng kaguluhan o yung tinatawag na Reign of Terror. At sa panahon ito na associated nga itong si Napoleon sa mga Robespierre. Nang mahatulan itong si Maximilien Robespierre ng kamatayan, ay inaresto itong si Napoleon dahil sa kanyang pagkakaugnay dito. Pero matapos naman na yon, noong 1795, ay naging bahagi naman itong si Napoleon sa mga lumaban sa mga nagbabagsak ng revolutionary government ng Pransya. At dito ay napromote na siya bilang isang major general. At dito na magsisimula ang paglakas ng kanyang kapangyarihan. Mula 1792, ang revolutionary government ng Pransya ay ma-involve sa maraming mga labanan sa iba't ibang bansa sa bahagi ng Europa. Noong 1796, sa pamumuno nitong si Napoleon ay tinalo ng French Army ang mas malaking bilang ng hukbo ng Austria. Kaya naman noong 1797 ay nagkaroon ng usapang pangkapayapaan ang Pransya at ang Austria na nagresulta ng pagkakasakop ng ilang bahagi ng Austria ng mga Pranses. At nang sumunod pang taon, ang mga tinatawag na directory o ang limang namumuno sa bansang Pransya ay sumuporta kay Napoleon para sa planong pananakop sa Inglaterra. Kaya nga lang ay naisip nitong si Napoleon na hindi pa kakayanin ng naval force ng Pransya ang superpower na British Royal Navy. Kaya naman nagpropose na lang itong si Napoleon na ang sakupin na lang nila ay ang Ehipto. At yun na nga ang nangyari. Nagtagumpay naman ang hakbo ni Napoleon na talunin ang mga Mamluks ng Ehipto sa tinatawag na The Battle of Pyramids noong July 1798 at nakubkob nga nila ang Egypt. At nakuha nga nila rito ang ilang mga ginagamit na daan ng mga Briton sa pakikipagkalakalan sa India. At noong 1799 naman, nang subukan namang sakupin ni Napoleon ang Ottoman Empire kung saan hindi naman siya nagtagumpay. Matapos ito, dahil sa mga nangyayaring kaguluhan sa Pransya ay napilitang bumalik itong si Napoleon sa kanyang bansa. At dito ay naging bahagi naman siya sa pag-agaw sa gobyerno mula sa mga directory. At tinawag itong Coup of Brumaire. Ito nga isang military overthrow. At bahagi na ngayon itong si Napoleon sa pamumuno sa Pransya. Kung saan ang mga dating directory ay napalitan ng tatlong miyembro na tinatawag na consulate. Ito ang si Napoleon ay isa sa mga consul at sinasabing siya pa ang pangunahin. At syempre, siya rin ang paborito ng mga Pranses. At matapos ito, ay lalo pa siyang magiging pamoso dahil sa mga magiging panalo niya sa mga darating pang mga labanan. Katulad ng Battle of Marengo. Ito'y sa pagitan ulit ng mortal na kalaban ng mga Pranses, ang mga Austrian, kung saan napaalis na nila ang mga ito ng tuluyan sa bansang Italia.
At dito ay lalong pinagtibay ang pagiging pangunahing konsol nitong si Napoleon. Kumbaga parang presidente na talaga siya ng bansa sa mga sandaling iyon. At dito ay sinubukan niya ng buuhin ang magulo at nagkawatak-watak na bansa dahil nga sa nangyaring revolusyon. Muli niyang binuhay ang edukasyon, sinuporta niya ang paglinang sa siyensya at sa sining, ang pagbabangko, ang pananalapi, at nagkaroon din ng Pransya ng maayos na pakikipag-ugnayan sa Santo Papa. Kaya naman nananatiling Katolisismo ang namamayani sa kanilang bansa. At isa sa pinakamalaking ambag nitong si Napoleon ay ang tinatawag na Napoleonic Code o ang French Legal System na hanggang sa ngayon ay bahagi ng French Civil Law. At noong 1804 ay idiniklara nitong si Napoleon na siya ay Emperor ng Pransya. Ito'y ginanap sa Cathedral of Notre Dame sa Paris. 1796 nang mapang-asawa nitong si Napoleon itong si Josephine Beauharnais. Kaya nga lang sa paglipas ng ilang taon nang hindi sila magkaanak ay hiniwalayan niya ito at humanap siya ng panibago niyang mapapang-asawa kung saan pwede siyang magkaanak na pwede ring magmana ng kanyang trono. At noong 1810 ay muli nga siyang nagpakasal dito naman kay Mary Louis. At dito ay nagkaanak sila ng isang lalaki na pinangalan ng Napoleon François Joseph Charles Bonaparte na tatawagin din namang Napoleon II. At magkakaroon pa ito ng titulo na tinatawag na King of Rome. Pero alam nyo ba na bukod sa anak nitong si Napoleon na si Napoleon II ay meron pa siyang ibang mga anak sa labas. Mula 1803 hanggang 1815 ay naganap ang tinatawag na Napoleonic Wars. Ito nga yung mga serye ng labanan sa pagitan ng Pransya at sa iba't ibang bansa sa Europa na dahilan ng mga hindi pagkakasunduan at para makalikom ng pondo itong si Napoleon na magagamit niya sa digmaan ay ginawa niyang ibenta ang teritoryo ng Pransya sa North America na Louisiana. Ito ay sa halagang $15 million. At dito ay naging independent state na ito ng Amerika at ito ay tinawag na Louisiana Purchase. October naman 1805 ay dinurog ng mga Briton ang hukbong pangdagat nitong si Napoleon sa Battle of Trafalgar. Pero sa kabila naman ito, December naman sa taong ding iyon, 1805, ay nagawa namang mapagwagian nitong si Napoleon ang Battle of Austerlitz. Ang sinasabing isa sa pinakamalaking achievement nitong si Napoleon sa digmaan. Dahil tinalo niya kasi dito ang pinagsamang puwersa ng mga Austrian at Russians. At ang tagumpay niyang ito ay tuluyang tumapos sa Holy Roman Empire. Mula noong 1806 ay isinara at hinarangan ni Napoleon ang mga ruta ng Britanya sa pakikipagkalakalan at tinawag itong Continental System of European. Matapos ito ay lumikha naman ng kasunduang pangkapayapaan itong si Alexander I nang talunin ni Napoleon ang mga Russian sa Prussia. At ang kasunduang ito ay tinawag na Treaty of Tilsit. 1809 naman nang tinalo naman ng hukbo ni Napoleon ang mga Austrian sa Battle of Wagram. Dito ay mapapansin natin na walang kadala-dala talaga ang mga Austrian sa kanya, di ba? At sa mga panahong ito ay muling ibinalik ni Napoleon ang French aristocracy na nawala noong French Revolution. Siyempre siya na yung nakaupo eh. Pwede na siyang maging monarchy ulit. Ibinalik niya ang nobility, una siyempre sa kanyang sarili at sa kanyang mga kamag-anak at sa mga malalapit na tao sa kanya. Ito kasi yung tipong wala nang humadlang sa kanyang mga kababayan niya. Ito ay marahil sa kanyang mga achievements na pagpapalawig ng kanyang imperyo at nasasakupan. Na halos kabuuan na nga ng kanluran at ng gitnang Europa ang kanyang nakubkob. Pero ang lahat naman ay may katapusan para kay Napoleon. Noong 1810 ay pumalag ang Russia sa tinatawag na Continental System nitong si Napoleon. Dahilan para maglunsad itong si Napoleon ng isang malaking pag-atake sa Russia noong 1812. Pero hindi inaasahan ni Napoleon ang magiging taktika ng Russia sa pagkakataong yun. Hinayaan ng mga Russian na makapasok ang hukbo nitong si Napoleon sa kaloob-looban ng Russia. At nagtuloy-tuloy naman ng mga Pranses sa pag-aakala nilang umaatras lang ang mga kalaban. Pero nang nasa kaloob-looban na ng Russia
ang hukbo nitong si Napoleon ay dito na nagkaroon ng mga labanan katulad ng Battle of Borodino kung saan parehong nagkaroon ng maraming casualties ang magkabilang panig. Nagpa siya ang hukbo nitong si Napoleon na magtungo sa Moscow. Pero pagdating nila rito ay wala nang tao at sira-sira na ang lugar at wala na silang mapapakinabangan pa. Pero sa kabila nun ay inisip pa rin ng mga Pranses na susuko na ang mga Ruso sa kanila. Pero hindi ito nangyari at sa kabaliktaran pa nang dumating ang winter sa Russia. Dito ay nahirapan ng hukbo nitong si Napoleon dahil sa sobrang lamig at sa mga gutom na kanilang nararanasan. Kaya dito ay napilitan silang lisanin na ang Moscow. Pero habang papalabas sila ng Russia ay dito na sila inatake ng mga Ruso. At sinasabing sa 600,000 mga tauhan nitong si Napoleon ay 100,000 lamang ang natira dito. Ganon karami ang namatay sa kanila. At ang pagkatalong ito ay nasundan pa ng mga pagkatalo sa Peninsula Roar sa Iberian Peninsula laban sa Spanish, Portuguese at sa Britanya. At matapos ito ay isang pagkatalo pa noong 1813 sa Battle of Leipzig kung saan ang puwersa nitong si Napoleon ay tinalo ng pinagsama-samang puwersa ng Austrian, Russian at ng mga Swedish troops. Dahilan para mapaatras itong si Napoleon pabalik sa Pransya. At noong March 1814, ang pinagsama-samang puwersa ng kalaban ay pinasok na ang Pransya at kinubkob na ang Paris. Dahilan para bumaba na sa trono itong si Napoleon at sumuko. Sa panahon ngayon ay nasa 40s na ang edad nitong si Napoleon at dito ay nagkaroon ng kasunduan na tinatawag na Treaty of Fontainebleau kung saan siya ay na-exile sa Elba, isang Mediterranean island sa katubigan ng Italia at dito siya nanirahan samantalang ang asawa niya at ang kanyang anak ay nasa Austria naman. Pero noong February 26, 1815, wala pang isang taon ng pagkaka-exile niya. Sa tulong ng kanyang 1,000 mga taga-suporta ay nakatakas itong si Napoleon sa island ng Elba at nakabalik siya sa Pransya. March 20, 1815, nang muli siyang bumalik sa Paris. Kung saan sinalubong pa siya dito nang nagsisigawang mga taga-suporta at dito ay sinasabing magsisimula ang tinatawag na 100 Days Campaign. At nang malaman ito ng kanyang mga kalaban ay muli na namang naghanda ang mga ito para sa digmaan. Muli namang nakabuo ng hukbo itong si Napoleon at plano niyang unti-untiin ang pag-atake sa mga kalaban bago pa makapag-assemble ang mga ito ng malaking hukbo. June 1815, nang sakupin ng hukbo ni Napoleon ang Belgium kung saan nakaistasyon dito ang mga sundalong Briton at mga Prussian. June 16, 1815, nang talunin ng hukbo ni Napoleon ang mga Prussian sa Battle of Ligny. Kaya nga lang, makalipas ang 2 araw. June 18, sa Battle of Waterloo malapit sa Brussels. Sa tulong ng ilang mga Prussians ay dinurog ng mga Briton ang puwersa nitong si Napoleon. At noong June 22, 1815 ay muli na namang napilitang sumuko itong si Napoleon. October 1815 ay muli na naman siyang ipinatapon sa isang remote British island na may pangalang St. Helena. Dito ay matatagpuan sa South Atlantic Ocean. Pero magtataka ka pa rin kung bakit binubuhay pa rin siya ng kanyang mga kalaban. Yun siguro talaga ang rules ng digmaan nung panahon ngayon. Nakapag sumusuko ka ay prisoners of war ka lamang. At sa St. Helena ay dito na ginugol ni Napoleon ang mga huling araw sa kanyang buhay hanggang siya ay mamatay ng dahil sa cancer noong May 5, 1821. Ito'y sa edad niyang 51. Ilang dagdag kaalaman pa patungkol kay Napoleon. Madalas makikita natin sa kanyang mga litrato na nakapasok sa kanyang damit ang kanyang kamay. May mga nagsasabing tanda raw ito ng otoridad na ginaya raw ni Napoleon sa mga sinaunang tao. Pero may mga nagsasabi rin na masakit daw kasi ang tiyan niya dahil nga sa kanyang stomach cancer. Kaya daw siya nakahawak sa kanyang tiyan. At alam niyo rin ba nang magawi ang puwersa nitong si Napoleon sa Ehipto noong 1799 niya ay natagpuan nila rito ang Rosetta Stone. Ang Rosetta Stone na isang artifact na naging susi para mabasag ang code
kung paano babasahin ang hieroglyphics o ang sinaunang lingwahe ng mga Egyptians. Si Napoleon ay inilibing sa mismong isla kung saan siya namatay. Pero noong 1814, ang labi niya ay ibinalik sa Pransya para bigyan ng maayos na libing at pagkilala. Maraming salamat mga pao sa inyong pagsama sa ating video sa araw na ito. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, just hit the subscribe button at ang notification bell. Kung mahili ka naman sa mga kwentong katatakutan, ay meron tayong Kinig PH Stories. Palike at pa-follow na rin ang ating FB page. Muli, maraming salamat sa inyo mga paos. At para sa maraming pangalam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye!